So magandang araw mga bro, ito may gagawin tayo, CRT. So 14 inch lang to mga bro. So plug in natin. Tapos on. So walang power mga bro. So tama ang sabi ng mayari, walang power daw. Bigla lang daw nag shut off. So buksan natin. Sana. So medyo malinis pa naman ang loob nito. So first steps natin gagawin dito mga bro, since wala siyang power, so dito tayo sa power supply. First check natin yung fuse sa mga newbie dyan, sa mga nag-umpisa. So ito basic use yan, buo. Buo yung fuse. So alaala lang mga bro, pag ganito buo ang fuse, so ibig sabihin posibleng pumapasok ang mayroong pumapasok na high voltage dito sa main filter capacitor. Ito yan mga bro, yung main filter yan. Ito yan mga bro. So pag buo yung fuse, posible na may pumapasok na supply. So wag kayong basta-basta mag-check ng tester automatic sa main filter. Dapat i-measure nyo muna yung main filter kung may supply na pumapasok. Yan o. So mayroon mga bro. Yan o. So mayroon siyang mga 18 volts. So yung iba dyan na model, ganyan, hindi nag-out. So mataas yan, so dapat discharge muna. So ito gamit kayo nito, yung decoder sa TV lang naman to, tapos i-discharge. Main filter lang mga bro. So ngayon pwede na tayong mag-check. So buo yung ating primary to second primary, itong power supply natin is buo. So next steps natin gagawin mga bro, dito tayo sa secondary, yung main filter i-check natin. So yan, forward, reverse, so buo rin. So malamang dito tayo sa out, sa out na tayo mag-check. Ilapit lang natin. So ito mga bro, check natin yung drive. Ito yung drive ng ating EFT. Ito, horizontal output transistor. So buo din. So bakit walang supply? So subukan nating mag-resolder mga bro. Ito may napansin ako dito mga bro, pala mga bro, you know, may spark.
unahan mga bro. So may spark pero wala tayong nakitang shorted, so resolder muna natin. So bago tayo mag testing, clear muna natin yung check natin yung main filter or ito sa out ng filters out. So okay, reverse, forward, reverse. So okay, dito sa main. Ayan mga bro, shorted malamang yung regulator mga bro. Kanina maraming loose connection dito, tapos may nakita pa tayong nag spark dito na may bakas. Tapos nung resolder na natin, so itong main filter natin is yan o, shorted na. So may tama ang ano natin dito mga bro, regulator. So subukan natin i-unload tong regulator. Dapat walang ano yan, hindi shorted yung main filter. So nag-resolder tayo, na-detect natin shorted na yung main filter. So ganyan, isang steps ng troubleshooting dyan na bago mag tapos mag resolder, i-clear talaga sa main filter kasi dyan madidetect kung may shorted or wala. So subukan natin tanggalin tong so pasensya na, medyo maingay dito kasi nagpapagawa sa bilang bahay. Okay mga bro, so hanap lang tayo mga bro ng pamalit nito, you know. So ito mga bro, tamang tama meron tayong spare yan, no? Yan F6654. So ito yung sa kanya, yan F6654. So tamang tama, binutin na natin ito mga bro. So ito na mga bro, natanggal na natin. So pwede natin i-ano ito mga bro kasi hindi natin kabisado yung data. I-comparison natin. So ito yung tinanggal natin. Ito yung sa kanya. So so dito tayo sa itong dalawang tatlong paa. Ito sa ano, mapapansin natin mga bro yung sa kanya o. Yan, pumapalo pag reverse. Yan, short mga bro. Samantalang ito, ito, so wala. So reverse, forward natin, mayroon. So reverse, so wala. So confirm mga bro, short talaga yung regulator niya. Kaso lang nung time na nag-check tayo, may nakita tayong bakas ng spark dito. Tapos siguro may mga losses, so hindi natin na-detect sa main filter. Nung pagkatapos nating nag-resolder dito, nung i-check natin yung main filter, so na-detect na niya. Meaning na wala nang loose connection.
So ang totoong ano pala nito, may reason pala na nag-spark dito, kasi shorted yung regulator, kaso lang may loss dito sa power supply. So importante talaga mga bro na tapos tayo mag-resolder, double check natin sa main filter, kasi yung main filter dyan natin makikita kung clear yung ating circuit. So kabit na natin to mga bro. So yan, confirm natin na shorted yung regulator. Yan, ito yung sa kanya, so tabi na natin yan. So check natin yung main filter. Naka-extend tayo mga bro. So ito yon, forward. So follow, reverse. So yan mga bro, normal yan pag ganyan, no? Reverse, yan. So clear tayo. So pwede na tayong mag-testing. So register lang tayo sa 250 volts. Iwan na natin. So mag-abang tayo dito mga bro. Dito tayo mag-abang kung mayroon tayong masukat. Kita ba mga bro? Tester natin. Okay, naka-on yan mga bro. So testing natin, plug in. Yan na mga bro, kung napapansin nyo. So nag-out na siya mga bro. Tapos yan o, may ilaw na. Check natin kung mayroon na siyang 180. Ah, heater. Check natin yung heater. Para makita natin kung nag-oscillate na. So, yan mga bro. Mayroon na siyang 6 volts heater. So, malamang gumagana na to. Silipin natin dito sa harap. Ikot lang tayo mga bro. Ah, yan na mga bro, manda na. So salamat nga pala sa mga nag-subscribe at sumusuporta sa mga bye-bye sa aking munting channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated tayo sa tuwing mayroon tayong bagong video ng i-upload. So hanggang dito na lang mga bro. God bless.